Si Daddy kasi, ano siya, pangarap niya maging architect nung bata pa siya. So, yung frustrations niya na yun, so, dahil hindi siya nakapag-aral or nakapagtapos, ipinibigay niya sa amin yung talent niya. Itinuturo niya sa amin. Lahat kami, nagdo-drawing or nagpipaint. Natutuwa man sa talent niya ang nanay ni Gini, hindi nito lubusang masuportahan ang talent ng anak dahil na din sa estado nila sa buhay. Ito, marami pa dito. Bumili pa ako. Ipunan ko to, nakita ko to sa ano, ganda. Sa store. Ito pa, ang ganda. Ano na naman yan? Ang kalat-kalat na naman dito sa bahay. Ligpitin nyo na nga yan. Sorry, Nay. Nilipitin ko na lang po. Oh! At ano na naman itong binili mo? Naku, ang mahal naman ito. Hindi mo naman yan gagamitin. Nay, pinag-ipunan ko naman po yan eh. Sana yung naiipon mo sa baon mo, eh tinatabi mo na lang para sa gamot ng kapatid mo. Itong lesson plan ko, talagang ginawa niyo pang scratch paper. Naku, wala na talaga kayong ginawa kundi mag-drawing ng mag-drawing. Ang dumi-dumi na dito, ang kalat-kalat. Naku, likwidin niyo na nga yan. Likwidin ko na lang po. Ay, naku. Isa ko sa inyong dalawa. Anak, hindi sa kinukontra kita. Natutuwa nga ako na magaling ka sa arts katulad ng tatay mo. Kaya nga pinababayaan kitang mag-drawing at magsulat ng kung ano-ano, hindi ba? Pero kailangan mong malaman kung ano ang libangan lang at kung ano ang makakatulong sa pamilya natin. At yung arts, hindi natin yan kailangan ngayon, anak. Nay, pero yun ang gusto kong gawin eh. Pwede mo naman gawin yan kahit anong oras. Pero ang mahalaga, mag-aral kang mabuti at humanap ka ng kurso na mas siguradong may kinikita ka. Kahit para sa'yo na lang, kahit hindi na para sa amin. Naintindihan mo ba ako, nak? Opo. So, inisip ko na din siya, kaya pag nag-fine arts pa ako, makakakuha ako ng maayos na salary for myself and for my family. Malaking factor para kay Gini na tulungan sa pagpapagamot at maintenance ang kapatid na may epilepsy na si Taking, ang kapatid na ina-idolize siya sa pagpipinta. Hanggang sa dumating ang dagok na babago sa buhay ng pamilya ni Gini. O, anak. Tay. Ingat ka, ha? Po. Teka, saan ba yung kapatid mo at hindi pa bumabangon? Staking po. Natulog na po siya. Nauna po siya sa akin kagabi. Ay, hayaan nyo na nga at baka napagod. Baka atakihin na naman yun ng epilepsy eh. Gini, sige na. Mag-ayos ka na para mauna ka na. Sige po. Teka, gisingin ko na at baka mahuli palakad niya yun. Anak? Anak? Anak! Tingin niyo, katuloy niyo! Ayos yung sasakyan! Dadali natin siya sa ospital! Taking! 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 Taking, gising ka yan! Sinumpong kasi siya ulit ng epilepsy. Narinig ko, di ako bumangon. Para tignan siya kasi parang panatagil loob ko na may katabi naman siya. No, hanggang ngayon, kinikiri ko pa rin yung burden na yun. So kahit sabihin nila na patawarin ko yung sarili ko, parang hindi ko kaya kasi nga, sayang yung life niya eh. Kasi parang kung lumabas ako that time, nadugtungan pa yung buhay niya eh. Dami pa namin pangarap, magkakasama, magkakapatid. At habang unti-unti silang nagre-recover sa pagkawala ni Taking, hindi pa pala tapos ang pagsubok sa buhay ng pamilya ni Gini. Nalaman namin yung situation ni Mami. Lumalaki kasi yung puso niya. Yung diagnosis sa kanya is myoma. Bago pa lang kasi ako sa work noon. Yung sweldo ko kapiranggot lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiyak talaga ako na sana magkaroon ng himala na mawala yung sakit niya, na or kahit bigyan na lang kami ng sign na kaya naming lagpasan yung na yon, yung moment na yon. Ang hindi nila alam, ang talent
na kinalimutan ni Gini noon ang makakatulong sa kanila para sa pagpapagamot ng nanay nila. Na hindi namin akalain na gano'n ang gagawin niya. Kasi hindi namin siya inuubliga na, oh Jenny, kailangan natin ng malaking halaga, gumawa ka ng paraan, hindi. Eh, nag-isip pala siya ng gano'n. Pinost ni Gini ang mga artworks niya sa social media para ibenta. Dito siya napansin ng isang grupo ng art enthusiasts. Yan, natutuwa ko dun sa art group na sinalihan ko, yung Betsin Art Parasite ay isang grupo ng artist tsaka mga writer po. Tapos, they helped me to organize ng isang fundraising para kay Mami. May lumapit sa akin na friend na writer siya, si Miss Charina. Pinuntahan ko yung event ni Gini sa Luneta. Nakita ko yung artworks na mga 5 piso. And then in-interview ko siya, tapos nag-viral yung article ko na na-post sa online. Dahil sa article ni Miss Charina, madaming personality na nakapasa nun. And they wanted to help me. Nakaka-receive ako din ng mga invitation for some exhibitions sa gallery mismo or museum. Yung dumating and dumagsang tulong talaga, hindi lang ako yung natuwa, pero yung buong family ko. Kasi parang na-amaze sila na ganito pala yung nagagawa ng isang painting, ng isang drawing. Ganito pala yung power ng artwork. Nam? Hmm? Oh, Nay, bakit kasing pa kayo? Gabi na. Eh, gusto kong tingnan tong bagong obra mo. Ganyan ba talaga? Bakit parang ang dilim ng pagkakapaint mo? Ah, siguro puro dark kasi yung ginamit mo talaga, no? Parang horror. Ay, naku, Ma. Alam mo, minsan yung wini-wish ko na sana ikaw na lang naging magaling sa arts. Na pinagmanaan ko para tumigil na kayo sa pangkikitik nyo. Pasensya ka na, nak, ha? Huwag ka sana masyadong napipikon sa mga puna ko. Okay lang yun, Nay. Kesa naman noon na pinagbabawalan niyo ako. Ngayon, napupunan niyo na, ibig sabihin, tanggap niyo na. Tsaka alam ko naman sinasabi niyo lang yun para mas kumanda pa yung gawa ko. Eh, hindi ko man pinapakita. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi napatunayan mo sa amin na hindi totoong walang saysay ang pagpipinta. At ang laki ng pasalamat ko sa iyo na sa lahat ng tulong at sakripisyo mo para sa pamilya natin. Salamat, Nay. Salamat, anak. Jenny, anak, nagpapasalamat kami. Bagamat may nawala na sa ating isa, patuloy pa rin tayong magkakasama. Natutuwa ako dahil yung pangarap ko, siya nagtuloy. Sana malayo pa marating mo.